Hello po, kamusta po ulit lahat, no? Maraming maraming salamat po pala sa mga nag-comment at sa mga bagong subscriber po sa mga dati yan. Maraming maraming salamat po, no, sa pagtangkilik po, no. At sa mga nag-comment po, no, shoutout po muna tayo. Shoutout po kay Bert Olivares, J. Ditecio, Maylin Somoza, Alexander Oka, Mong Peck, Stanislao Carabana, Cristina Mote, Luisito Secretario, Banoy Clotario, Mario Prieto, at kay Sir Rolando De Los Santos. Shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo. At doon po sa mga kaibigan po natin na mga kapwa po natin na YouTuber, vlogger, mga kabarya po, mga coin collector. Shoutout po sa inyo. Kay Sir Greg Ahero, kay Sir Jerry Balduesa, kay Ma'am Shirley Bato, kay Sir Florabel Channel, Gidsi Coins Channel, OFW Coins Collector, Adriano Casalmer, Simply Maris, Mario Victorio Coins, Jos Mabalos, Kuya Noise TV, R Coins, at kay Sir Idol William Balbuena. Maraming maraming salamat po. Ayun po. Ito po ang 5 centavos po ang pag-uusapan po natin. Tinatawag po ng iba na English series. Ayan. Alamin po natin kung magkano na po ba ang value po nito sa ngayon at yung mga hinahanap po na year ng mga collector. Yun po ang pag-uusapan po natin. Pero bago po tayo mag-umpisa, papakita ko po muna sa inyo yung pictures po ng barya po na ito. Nga po, no? Nag-umpisa siya nung 1958 hanggang 1966. Kung mapapansin po natin, yung 1958 niya eh meron pong 10 million po, no, ang frequency. At yung uncirculated niya po ay nagkakalaga po ng 148 at 13% po siya, no. Tapos yung pinaka sumunod po sa kanya, ito po yata yung pinaka hard to find sa series niya, yung 1966 na meron lang pong 7%. Sa presyo, wala siyang nakalagay sa uncirculated, no. Pero mahirap po talaga siya mahanap. Yung iba, wala rin nakalagay sa uncirculated, pero yung mga ibang condition meron. Sa 1964, yung uncirculated niya 61, pero 53% siya, no. Yung siya yung pinakamarami. Ang value po nito sa ngayon, ang hinahanap po ng collector, yun po, ang hinahanap po ng collector, yung 1966, doon sa series niya, siya yung pinaka hard to find. Yun po yung hinahanap ng mga collector po ngayon. At ang condition na hinahanap, ay yung pong uncirculated to brilliant. Yun po ang bibili nila, yung uncirculated to brilliant. Nagkakalaga po ang presyo niyan sa halagang nag-uumpisa po sa 50 to 100. Pero depende, siyempre, depende po sa kondisyon ng barya, kaya ganun po ang presyo. Pero siyempre, nasa inyo pa rin po kung ayaw nyo ibeta ng 100 at talog nyo naman na yung barya na hawak nyo brilliant. At alam naman po natin na hard to find po siya, no, sa series niya. Nasa inyo po rin po kung gusto nyo po ibenta ng halagang 100 pesos po, no. At isa pa po, doon po sa mga nagtatanong tungkol doon sa mga barya nyo, kung saan nyo pwedeng ibenta, no. Sa FB po, marami pong group. Doon po sa mga group,
meron pong mga collectors po doon na mga legit po talaga na may umili, no? Pwede po kayo mag-post sa mga group po sa FB yung mga barya nyo, kung sa tingin nyo po yung mga barya nyo yung magagandang klase po at magaganda pa. Kasi ito pong hawak ko, tulad po nito, 1963, meron siya mong 29%, pero ang condition po nito nasa fine. Fine na lang po ito. Hindi na po siya matatawag na uncirculated. Hindi na po siya ganun kaganda. Yan. Fine, 5 centavos. 90. Uncirculated siguro ito po, para malaman nyo po. Yan. Ito po, masasabi ko po na uncirculated po siya, no? May mga konti po siyang hairline, pero detaladong detalyado pa po siya. Yan. Ito po. Yan. Magkaiba sila ng kulay kasi ito pong 1 centavos eh, magkaiba po sila ng composition. Yan. Yan. Masasabi ko po ito uncirculated, pero hindi na po siya brilliant. Ito po. Yan po. Kung kayo po ay maraming barya, post nyo lang po sa group, no? Maraming mga collector doon na mabibili po yung mga barya nyo. So, doon po sa mga bago po dyan, kung di pa po kayo nakasubscribe at nagustuhan nyo po itong ating talakayan, huwag nyo po kalimutan na mag-like, subscribe, at pindutin po yung notification bell para sa mga susunod na video po, updated po kayo. Maraming salamat po at God bless po.